Hello guys, so welcome again sa video ko. This is Major Kamote. And pag-usapan natin ngayon kung ano nga ba yung mga dapat natin gawin araw-araw. So, nais ko lang ipaalam sa inyo na hindi ako professional player, hindi ako top player. Matagal na rin akong gamer pero hindi ako ganun talaga kabihasa pa dito sa World of Dragoness. So, isa rin ako sa mga bagong player pa rin. So, una yung bago natin simulan, kung napadaan ka lang sa channel ko, please make sure to subscribe if nagustuhan nyo itong video or nakatulong man ito sa inyo. And don't forget to hit that notification bell just to make sure na updated kayo sa mga featured video ko. So, let's just get started. So, una sa lahat, please make sure na makuha nyo itong monthly login, online rewards, and yung rest rewards. And then second, visit nyo yung ano, yung celebrating new year gift box. So, click nyo lang, pupunta na yan doon. So, since nakuha ko na yun sa inyo, hindi ko na lang. So, ganyan lang, click nyo lang. So, yun nga, pupunta na yan. And then, yan ko ba? Hindi na supported dito. So, and the next thing is ayun, daming lamok dito. Mamamatay yung ano namin. Tulong namin. So, yun nga, next na gagawin ko is punta kayo ng dungeon. So unahin ko lahat ng dungeon. So ito yung abyss. So, tinatapos ko talaga siya lahat. So, I think dalawang entry yung ginagawa mo bawat araw. So, yung nest naman, unlimited yung nest as much as possible na may ticket ka. So, ginagawa ko siya araw-araw lahat. Lahat, oo, lahat. Kasi nga may 10 red diamonds siya na ano, na rewards. So, I think laking tulong na 'yan sa atin. Tapos for special dungeon, ginagawa ko lang yung Crazy Duck Nest kasi di ko pa need masyado yung XP. At saka madali lang naman talaga magpa-level dito. Yung mahirap talaga mag-upgrade ng items. So, yun yung ginagawa ko. Tapos reputation quest. So, most likely reputation quest and daily quest. Medyo ginagawa ko siya later of the day. So, kasi pag medyo busy na ako sa trabaho ko, saka ko pa siya gagawin. So, tapos, please make sure na mamonitor nyo ito. Leveling rank. So, kung gusto nyo mapataas yung CP nyo, sundin nyo lang kung ano yung dito. So, for example, for like this, battle mission. So, since letter A pa siya, to check how to increase that one. Check nyo lang date. Check nyo lang din dito kung ano yung ginagawin mo. So, katulad nito, use your evasion skill 29 times. So, gawin mo lang yan. And for daily quest, gawin mo lang din yung daily quest na na-require dito. So, marami to, marami. So, basahin mo lang, tapos check mo. Tapos, for weekly, kailangan mo rin to pang upgrade ng items mo. So, for reputation quest, katulad nito. So, yung mga reputation quest, isa yan sa napaka malaking tulong ng sa paglalaro. Kasi nga, yung gold dito na baka importanteng bagay sa larong to. So, at least ma-complete nyo lang. So, paano i-check yan? So, I think hindi ko sure kung bakit di ako makaklik ng map. So, let's just move to dungeon map. Ay, hindi pala. Ano ba tawag nito? Basta, yung map na yan. So, inantay lang natin. Kailangan mag-load. Yan nga. So, yan siya. So, ay, yan on. Supported. Minimize
Pares ko lang. What the heck? Wadu? Ay, hindi na ako makapag-view ng map. No problema. Bug ba rin to? Saan ko lang? Basta puntahan nyo lang yung ano. Yung... Just make sure na makakuha nyo yung reputation quest. Or may meron kayong ma-complete or ma-achieve. Daily. Kasi laking tulong yan. So... one more last. Ano pa ba? Ano? Ito, Coliseum. So, make sure na ma-purchase nyo yung different or makagawa kayo ng Coliseum 3 to 5 times a day because malaking tulong din yan kasi may makukuha kang medal dyan. So, yung medal na nakukuha mo, yung ginagamit mo pang purchase dito. So, yung mga pwede mong makuha dito is yung weapon, helmet, at body shoes at iba-ibang category. So, pwede ka rin mag-purchase ng XP capsule. So, I think sabi nila kailangan mo rin to ma-purchase. Pero di pa ako sure kung ano ba talagang tulong nito. Pero, yun nga. Di ako masyado mahilig mag-Coliseum eh. Kasi medyo busy talaga ako sa trabaho. So, yung ginagawa ko rin pala, production. Sa daily quest, meron dong production na kailangan mo magtanim ng 7 beses sa isang araw or magmine ng 7 beses. Saka meron ding kailangan mo mag-produce at least ng mga I think 3 or 5 beses. So, or nagtatanim. So, yan yung ginagawa ko araw-araw. So, nag-craft ako ng potion. Yung pet ko, pinapakain ko. Pero iwan ko lang kung may pagkain pa. Pero wala pa nga. So, yun nga rin pala, yung pinakamalaking tulong dito sa game na to is yung pet and mount mo. So, yung pet, I think level 10 pwede ka na makapag-breed ng pet or crossbreed. Yung may dagdag CP din yun. Tsaka may buff yun. So, please, as much as possible, na-monitor nyo yung pet nyo. So, for mount naman, so... Hindi pa ako nakabili. So, for mount, di pa ako nakabili ng... ayun, may freeze moment pala ako. So, for mount, di pa ako nakabili ng ano, ng medyo mamahaling mount talaga. So, dito muna ako, tsaga-tsaga lang muna ako dito. So, siguro mga next week or next na sweldo ko, bibili na ako. So, yung mount, dagdag tulong din yan. So, yung per mount, nga pala, sabi nila for damage, mas maganda daw yung, yung dragon. Tapos, for death naman, katulad ko, isang cleric. Mas maganda daw yung this modus. This modus. Tapos, ewan ko kung anong naba stats dito. PBP da decrease PBP damage. So, yung specific mount, may iba't ibang stats yan. So, tingnan nyo na lang. So, for dragon, attack and defense. And for this, defense and HP. So, tingnan nyo na lang. I think yun lang naman. Just make sure na makuha niyo yung mga daily quests, yung daily rewards, saka ma-complete niyo yung mga dungeon and abyss. Reputation quest, as much as possible, monitor niyo yung pet niyo saka makapag-coliseum kayo at least 3 to 5 times a day. So, yun lang naman. Thank you for watching this video. Salamat sa pagbisita sa channel ko. Sana nakatulong to sa inyo, sa mga lahat ng sumuporta. Salamat sa lahat. And enjoy the game. Major Community signing out. Bye-bye.